sa ibang balita, ito medyo nakakahiya na naman. Ang NAIA voted again na worst ito, headlines ng Philippine Star. Worst airport na naman, no? NAIA remains worst airport. Study shows. Okay, so ang nagkantak ng study isang Australian firm, Compare the Market. Ito ang pangalan ng organization. The Ninoy Aquino International Airport is again the worst airport in the world, ranking dead last among the busiest gateway globally, according to a study by an Australian firm, yung mga Compare the Market. Okay, anong score ng NAIA? NAIA scored a dismal 0.24 on a scale of 0 to 10, with 10 being the highest, making it the worst airport in the world. Ah, grabe. Kailan ba tayo makagraduate nito? Kasi paulit-ulit na lang ito eh. Panahon ni Pinoy, Pinoy administration. Oh, may pangalan pa naman sa tatay niya. Yan nagsimula ang NAIA as the worst airport in the world. So, itong panahon ni PRRD, medyo nag-improve ng kaunti, hindi tayo worst airport. Ngayon, panahon ng Marcos administration, bumalik. So, ano ba yan? Yan na yung legacy ng bagong Pilipinas. Oh, bumalik tayo, binalik ang titulo na worst airport in the world. So, paano ka ngayon maka-attract ng mga investors? Kahit billions pa ang gastusin ng presidente, biyahe ng biyahe para maghikayat ng investors, eh ganyan man lang ang airport mo. Kailan ba yun? January 1, 2023, nung nagka-brown out sa NAIA na kasama kami ng wife ko, natulog doon sa simento. Ganyan ka, ano? Tapos sinundan pa ng mga surot, sinundan pa ng mga rats, yung kikita na tumatakbo-takbo, tapos yung nakawan. So, ang daming kapalpakan, but hopefully, dahil na-privatize naman, effective September 14 ba yun? Nag-take over na ang new NAIA Infra Corporation, isang kumpanya under San Miguel Corporation. Hopefully, kahit ka-take over pa, hopefully, few years from now, magiging na rin. Hindi na tayo mapapahiya na itong gateway natin, main airport natin, palagi na lang worst airport. Hindi, mayroon pang bagong study lang. Yung, anong tawag doon? Yung pinakatagal sa pila, parang ganun. Yung delay pala. Longest delay in the world. Anong airport ang may pinaka-longest delay? Mga flights. Wala nang iba, NAIA rin. Ano pa? Ang dami na nating title eh. Yung traffic capital in the world. Metro Manila. Most dangerous cities in Southeast Asia. Number one, Manila. Yung nasa top 10, apat na siyudad sa Pilipinas. Dangerous cities in Southeast Asia. Number one is Manila. Number six, Cebu. Number eight, Iloilo. Number 10, Makati. Yan po. Ang mga nangyari sa atin, kailan ba tayo mag-improve? Ito ba yung bagong Pilipinas na legacy ng administrasyong ito?